favors ang ini-install ng Diyos po sa isang isang buhay po natin. Ang kailangan lang ho, ang hinihiling lang ho ng Panginoon, meron lang po isang one single condition the Lord is only asking us if we can believe, if we can have faith unto Him. If you remember, there was that blind man. He approached the Lord Jesus. Are you with me now? Amen? Think about how despondent, how desperate is a blind, the life of a blind man. Salamat sa Ginoo, no? Kasi kumpleto tayo, di ba? Look at you. Bless na bless yung buhay natin. Tabla pa rin sa pagano, makipakilaya, no? Pero ese akel bulak, he never had hope. Think about it. Until Jesus showed up, and this man heard about the name of the Lord. He thought about it. They never had met. Hindi pa ho sila nagkita. Pero araw-araw siguro, ano, na pinapanaginipan niya at saka nagkikibulaga, nagkikita niya sa kanyang pag-iisip. At indeed, sila ho'y nagkatakbo. Meron panalangin tungkulang sa kay Lord. Sabi niya, Panginoon, kung kalooban mo sana, naway buksan mo ang aking mga mata. Di ba, maraming mga pananalangin ho ng mga tao ngayon, mga mananampalataya, including you and me. Mga magagandang bagay. Alam po niyo, lahat ng mga magagandang bagay galing ho sa Diyos. Amen? Sabihan mo yung katabi mo sapagkat ikaw ay maganda. Gawa ka ng Diyos. Sige. Parang huwag kayo pamahaw, huwag kayo katulog. Kasi dito New Year pa ba? Palapakan na lang ito, Ginoo. So, sige na, together. Huwag tayo mag-hesitate humingi sa Diyos. Hindi ho masama mag-pipray na i-bless tayo ng Panginoon. Hindi ho masama na humingi ho sa Panginoon kahit ano po. Huwag lang, Lord, sana'y manalo ako sa loto. Siguradong hindi ho yan titigin ng Diyos. Klaro? Sabi niya, kalooban mo, Panginoon, sagot ho ng ating Diyos sa Kanya. Wika ng ating Panginoon, sabi niya, kalooban ko na papagalingin kita. I will that you will be healed. And the man was able to see again. Ladies and gentlemen, for 2017, kalooban po ng Diyos na pagpapalain ho ang isang isang buhay ho natin. Gaya ng tanong ni Jesus sa lalaki, sabi niya, do you believe that I can heal you? Do you believe that I can do it in your life? And the man replied, yung bulag ho, yes, I believe that you will and you can. So, dapat mananampalataya ho tayo sa Panginoon. Amen? Bago natin tanggapin ho ang salita ng Diyos, I have a beautiful message this morning. Galing po ng Diyos. Bago ho natin yun, tatanggapin po galing sa Panginoon po. Mag-fellowship mo na tayo, no? May yung pamangkin ko sa likod, no? Na namimiss ko na talaga. Next, si Inin nasa trabaho. Siguro pati yung mga bata, Happy New Year. Let's all stand up. God is to 3 and 5 persons. Nandito si Jai. You hug and you kiss. You embrace the brother. You embrace the sister. Sabihan po ninyo na I love you with the love of the Lord. Sige po. Be warm. Tapos kumustahan po, tingin kayo sa mata. Huwag ano yung you shake hand or you shake hand pero yung mata mo nasa itaas. Amen. Amen. Praise be to the living God. Okay. Praise the Lord. If you are done, I'm inviting us to join with me now to receive the word. Can we remain standing to give honor to the word of God? Brothers and sisters, I would like to present a message to us this morning, which I am entitling Let Us Secure Our House for 2017. Everybody says there, amen. House do not literally meaning the literal building, hut, or I don't know, what kind of house do you have? We are renting an apartment, praise God. Thank God for His provision.
I'm not meaning the physicality of the house, but I'm talking about yourself. I'm talking about your career. I'm talking about your family. I'm talking about our studies. I'm talking about our future. Ladies and gentlemen, good head start to secure our year 2017 with the Lord. God is offering us. Let us not say no to Him. Amen? Let us secure 2017. I'm inviting us, please, ladies and gentlemen, to open our Bibles in Matthew 7, 24 to 25. Yung passage natin ngayon, ang gaganda ng manapo ko, ano? Jai, praise the Lord. Mga igagaw, tapos likod. I'd like us to open our Bibles in Matthew 7, 24 to 25. I included as well, ladies and gentlemen, the passage. Hopefully, ano po, klaro din sa likod. Familiar passage, I'm going to give us in a while the background. I'm going to lead us in the reading. Join me after with your eyes. I will audibly. Pakisunod po sa akin sa ano. Go with me with your eyes as I will lead. Here we go. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock, and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house, but it did not fall because it had been founded on the rock. God bless the reading of His word. Magalangin po tayo, surrender natin yung mga isa't isa. Tayo itong bahay na to. Alam kasi ni Lord ano yung simula bago pa ako. Hindi pala, alam ng Lord ano yung nasa unahan o ang katapusan bago ang lahat ay magsisimula. Kaya nga pinabalaan na ni Lord yung mga apostles. At para din ito sa atin, yung sa Matthew 7. Maganda kasi babasahin, you know, at the start of the year, yung the gospel. Yung Matthew, Mark, Luke, and John. Yung apat na libro. Sabi ho ni Lord, warning ho ng Panginoon, sabi niya, it is about the house. That we need to build our house very well. It talked about foundation. Sabihan mo na yung katabi mo, pipigin mo yung palpal, suyo, kwan, o rila, abla. Eto se casa. Abla, sige daw. Sabi ho ni Lord, particularly ho sa verse 25, definitely, siguradong darating, ang ulan, ang baha, ang hangin, at itong tatlo ay kukuso-kuso, tama ba yung Tagalog ko? Will try the house. Ladies and gentlemen, if we know how to pound our house, if we know how to place our pegs, we know how to put our foundation onto sa isang isang bahay natin, yung pananalig ba natin, kasi ang foundation nun dito, yung saan natin ilalagay yung mga pananalig natin. Kung ito ho ay ilalagay natin ho, kay Lord, sa salita ho ng Diyos, sabi ho ni Jesus Cristo, you are a wise builder. Ikaw ho ay matalinong tagapagpatayo ng bahay. Yun lang sinabi ko kanina, ang bahay dito ay hindi yung physical na bahay. Yung buhay ho natin, yung pamilya ho natin, yung negosyo ho natin, yung career ho natin, yung dreams, yung ambitions ho natin, kailangan maipapatayo to natin, mailagay ho natin yung ating pundasyon ho, mga kapatid, sa eksaktong lugar, to a strong foundation, because the message of the Lord is this, for 27, siguradong talaga mga kapatid, na babalik at babalik itong tatlong mga elemento. Sabi ho ni Jesus Cristo, ulan, yung baha, at ang hangin. Ladies and gentlemen, it can be literal or it can be by implication. Pero ang ibig sabihin nito, dalawa ho, sure trials and sure testings. At ang pangalawa ho, the change of time, yung the tide of change. Tama ba yun? The change of time or the tide of change. Yung mga pagbabago na hindi ho natin
ma-avoid, or these are the inevitable things, inevitable las cosas. Noong 25 ho, masaya-masaya tayo dito ho sa church. Ano po? May tao pa dyan? Dumiretso kami kina Brother Jess at saka Sister Sheila kasi birthday ho ni Brother Jess. Ayun, nag-get together kami. Dala ko yung pamilya ko. Pag-uwi ho namin, kasi mahaba yung araw, ako po'y dumiretso sa kama ho namin at saka I was to retire na at to end my night. It was about 7:30 in the evening. Sister Delia na sa labas, tinawag ako niya, sweet, may sunog, nakuratan ko. Kinamis kanilar, ang kanilar paborito magumlugar sa sunog. Yung harapan ho namin 3 years ago, yung December 18, nasa Talusan po ako, week before December 25, yung sa likod po namin, ako po'y natakot sa totoo lang po. At nag-pray kaagad ako kasi wala ako sa Buanga, sina Sister Delia lang. Touch na touch at move na move ako kasi ang unang hilipos, tinago ho ni Sister Delia, safety ho. Hindi yung mga damit namin, hindi ho lahat yung mga ari-arian, pati yung sarili nila. Yung mga ari-arian nila, ang niligpit ko unang-una ni Sister Delia, yung mga libro ko. Maganda po, na-feel ko talaga yung pag-ibig ho ng pamilya. Yung mga low books ko low books, hindi ho ang kanilang sarili ang iniintindi. Yung ano ho, yung iba ako po, kasi tapos I was helpless, I was powerless. Nag-pray lang ako, tumahimik ako ka, kasi ako kapatid, magdada kasi ako eh. Kwento ng kwento ako kay Pastorit, nagbiglang natahimik ako kasi nasunog daw, sabi ni Sister Delia, upat na lagabog balay. So una-una ako, upat na lagabog balay, ang kalayo ah. Salamat sa Panginoon ay naapula kaagad yung ano ako eh. Pero I'm talking about 25, Disyembre 25, Christmas. Christmas and the cooking. So on, habang ang mga tao nag-re-relax, Filipinos, on Christmas, bigla akong sinalantahot ng apoy, malaking apoy ho ang Camino Nuevo. Let me tell you, the people in Camino Nuevo, ipagpipray natin palagi, yung istasyon po ng Barangay Inidia where tayo ho ay in partnership, tayo ho ay kasama din, tumutulong ho sa kanila hanggang ngayon mga kapatid. Pero I guarantee you, ang nangyari ho sa kanila, they are being tested by God. Sabi ho dito, ulan, floods and winds. These are the trials and the testings. Alam po ninyo, pag ang mga trials and testings po ay dumarating sa buhay natin, hindi ho yan kumakatok. Amen. Noong December 26, Christmas party ho namin, kami ho sa Buanga Times, sa Buanga Today, masaya-masaya kami ho sa Astoria Hotel, nag-exchange gift kami, nagbibigay yung may-ari ng newspaper, ng tagdong TV flat screen at saka cellphone ako ang Lord flat screen ang nakuha ko ng bunot ko po ay electric kettle kasama namin yung matandang editor-in-chief ho namin ang kilala ho namin sa kanya ang tawag ho namin sa kanya institution ho sa print media ng Zamboanga City the late Vicente Arevalo. 8 days later, after sa Christmas ho namin, habang siya natutulog, hindi na ho nakagising. January 4. Ang pamilya, tanggap naman siguro nila kasi 78 years old na yung matanda. Pero, ito bang mga tinatawag kong trials at saka testings, hindi yung mga unpleasant things ba na dumarating sa buhay ho natin, hindi ho yan kumakatok, hindi ho yan humihingi ng permiso. Bigla, basta-basta lang yung darating ho mga kapatid. Kaya nga ho, dapat ready tayo. Amen? Dapat handang-handa ho tayo. Dapat yung bahay ho natin, yung buhay ho natin, yung pamilya ho natin, yung negosyo ho natin, yung karir mo, kahit ho yung ministry ho natin, kailangan ho handa sapagkat pag ito ho'y dumarating, I tell you, it will try the house. But if the house is ready, sabi ho dito ni Lord, the house will stand because it is founded on the rock. It cannot fall. Amen? Pag-uusapan ko din, ladies and gentlemen, this morning about the change ba? Yung mga sudden change na mangyayari ho sa ating buhay.
I tell you, ladies and gentlemen, ang mundo ho, nothing is constant. May tawa pa ho dyan. May mga pagbabago talaga at saka hindi natin ito ma-avoid. Tayong mga parents, inasmuch we wanted to keep our kids with us. Pero darating at darating talaga ang panahon at ang mga bata ay lalaki. At eventually, lilisan din sila sapagkat kailangan nilang magbukod at magsarili na po, mag-i-independent. May kakilala, siguro may mga kakilala kayo na ang laki yun ng bahay, dami yun ng anak noon. Pero as the children grew up and they had, later on, had their own families, ladies and gentlemen, yung malaking bahay ho, sila na lang dalawa. Mahaba ho yung table. Ang nanay, ang asawa nandun ho sa, yung mahaba ang table kasi pito ka mukha na. Yung ano, other end sa table, si mama at saka si papa nandito ho. Pagibigay ho ng asukal, so kinahanglan pupunta ho, so dito yung asukal. Ah, ito yung tinatawag na changes ba mga kapatid? Sa totoo lang, tayong mga tao, hindi tayo sanay ho sa change. Sanay ho tayo ho sa constancy. Sanay ho tayo, predictable tayo eh. Kaya nga ho, pinuforwarn ho ng Diyos. Ladies and gentlemen, sabi ko dito, paano natin masisecure ang house natin? When we peg ourselves to the Word of God. Yung isang isang buhay ho natin, pina-found natin ito, nilalagay natin ito, binibuild ho natin ang ating buhay ho sa salita ho ng Diyos. Because the Word of God is the impregnable rock which we can build ourselves and we can build ourselves to be strong and not to fall. Amen? Hindi ho tayo matutumba, hindi ho tayo masishaken, but ang ating pananalig ho, nilalagay ho natin sa salita ho ng Diyos. Amen? Palakpakan nyo natin ang Panginoon. I will go now to the word, to the message. Here we go, brothers and sisters. The Bible is an indispensable commodity to any child of God. And much, very especially, on our trying moments. I believe, alam mo natin anong ibig sabihin nun na ng indispensable. Kung may mas malalim pang salita ho sa importante, mas may malalim pang salita ho, word ho, mga kapatid ho, sa essential. Kung may mas malalim pang salita ho sa relevance o relevant, yun ho ang ibig sabihin, brothers and sisters, ng indispensable. May tao ba dyan, amen? Sabi ho nila, pwede ho walang kuryente. When worse comes to worse, pero hindi ho pwede walang tubig. Kita pa? So, kulka, di malinggo, isa kasimana. Hello? Dili, no? Indispensable ang ano ho, yung tubig. Pero may mas pinaka-importante pa, ladies and gentlemen, sa anumang bagay na makikita, mahawakan ho natin dito sa mundo, ay yun po ang salita ho ng Diyos. Amen. Very, very important talaga. And ladies and gentlemen, especially ho sa trying moments, try to help yourself daw. Alalahanin mo daw yung 2016. Ano yung pinaka mo? Yung pinaka ba? Yung most? Yung worst? Ano ba? Most or worst? Yung most or yung worst trial na pinagdaanan mo na umiyak, nag-umiyak ka talaga nung panahon na yon. Nandun si Lord, di ba? Amen? Amen. Kaya nga, ano, nalagpasan mo. Sabihin mo yung katabi mo, praise God. Praise God. At hindi yun lang ang last. Marami pa. Hanggang nandito pa tayo sa mundo, itatry talaga tayo, ititest talaga tayo ni Lord. Amen? And thank God, nandun yung mga kapatiran, tumutulong, nag-encourage po sa atin. But you know that you know, when you are alone, wala na ho yung mga kapatiran, at saka ikaw na lang mag-iisa, yung sa trial, saka sa testing mo, ang salita talaga ng Diyos, ano po, pag binabasa mo, kiniklaim mo, very dependable, hindi po ba? Amen.
Ang salita ho ng Diyos ay deserving ho na masandigan ho natin, mga kapatid. Let me tell you, ladies and gentlemen, kahit na ho si President Donald Trump, sa Acts pa lang, may Donty tayo. Ayan, si Donty ho, si Donald Tupan. I don't know kung nag-pray ba si Don na manalo talaga si Donald Trump. Primarily, bilang pastor ko ninyo, I would like to admit, humbly, obligasyon ko yun, obligasyon ko po sa harap po ng Diyos, accountability ko po sa harap po ng Diyos na every week, weekly, I can see you and I can deliver to you, bring to you the living Word of God. Obligasyon ko ho yan. Galing yan sa Diyos at kailangan gagawin ko ho yan. Whether you tell me or not, whether you demand from me or not, kailangan gagawin ko talaga yan. You know what? Sa totoo lang, sometimes you may not go to church, or sometimes you may not go to church, but most of the time you will. Kasi ho, sa mga schedules ho natin. But don't you know, Pastor Burley cannot be absent in our church on a Sunday. Obligasyon ko yun eh. Panawagan ho yun ng Diyos. Mga kapatid, gusto kong i-share ho sa atin ano yung mga programa natin sa simbahan ho this year. Obligasyon ko po at obligasyon ho ng simbahan at hindi lang ho ng pastor at saka ng church, isa't isa ho sa atin. Magtutulungan ho tayo na yung kapatid na nasa gilid mo, kasabay mo ngayon, siya din ho maipatayo niya ang kanyang sarili ho sa salita ho ng Diyos. Kagabi ho, si ang influenza ba, okay lang ba yan, pero kailangan i-correct talaga natin. Si Nas, nag-usap-usap sa kanyang kuya, nagkukulit-kulitan mo sila. Sabi niya, "Kuya, kuya, kuya!" Excited siya kasi, I don't know, nabasa o na-rinig siguro niya. Yung mga bata, sabi niya, "Kuya, kuya, year of the rule." Ano yun siya? Year of the... Ano yun siya? Ano year siya natawa? Sabi niya, "Year of the rat ako! Kuya, kuya!" Excited talaga siya. "Year of the rat pala ako, kuya! Ikaw, kuya! Ano kang year, kuya?" Kalimutan ko nung sagot ko ni Berg, ni Gamaliel, sa kanyang ano, little brother. Pumuntan din siya sa akin, "Papang, papang, papang!" At saka iba pong matang ko kasi kailangan sagutin mo talaga. He will not give up until you reply. "Anong year ka, papa?" And I need to reply, answer him with the word of God. "Anak, hindi tayo naniniwala sa zodiacs." O, ayun. Saan ba pinapaan mo yung future mo sa zodiac? Sabihan mo yung katabi mo, sabi mo, "Brad, hindi pala sa zodiac." Sige. Iko-correct ko lang. Sino pag nagbabasa dito sa tempo? Tinitingnan sa horoscope. Ngayong Martes, matutumbak ka, mabubungal ka. Wala tayong maniniwala doon, mga kapatid. Amen? Kaya nga, basahin natin ang salita ng Diyos kasi nandun ho ang ating kapalaran. I'm running out of words kasi Tagalog, Bisaya, itong Ichabacano, English. Sa English ho yun, hindi ho faith, F-A-T-E. Yung sulakma lang ba sa buhay? Yung kanta ho na ano yun, yung nasa kapalaran, no? Nasa pa. I tell you, ladies and gentlemen, si Lord ho ay may siguradong destiny ho sa isang isang buhay ho sa atin. Ano yung Tagalog sa destiny? Tadhana ho, ang Diyos ho ay may siguradong tadhana ho sa atin. Tayo man ay nagsisimula ho na wala ho. Tayo man ay nagsisimula ho sa ano ho, yung kunti lang ho, walang wala sa buhay. Hindi hanggang ganun ang buhay ho natin. Sabi ho ni Lord, "The Lord knows what is ahead of us, our future. The Lord is reserving to us a bright one, a blessed one." Paniniwalaan natin yun. Amen? Tratangan ho natin ang Panginoon. Balik ho tayo, mga kapatid po, sa programa ho natin sa church. Kailangan talaga natin ma-i-expose natin ang salita ho ng Diyos. May programa ho tayo sa simbahan. Hindi ito magpo-prosper, ladies and gentlemen, kung hindi ho tayo magtutulungan.
I would like to beg of you this morning, hihingi ako sa lahat ko, na naway magtutulungan ho tayo. At ito na ho yung panahon at taon, mga kapatid, na hindi ho tayo maghihintay na magkaroon ho ng time para kay Lord. Tayo talaga ay bibigay ho ng panahon kay Jesu Kristo. Sa panahon ho natin, nung ipinanganak si Jesus, daming tao sa Jerusalem. Malapit lang ho ang Bethlehem. Pero ho, sino yung nandoon na naka-witness ho sa bata? Yung mga shepherd, nagbigay ho sila ng panahon sa Panginoon. At pinuntahan nila yung sapsaban at nakita ho nila yung Panginoon at win-worship ho nila ang Diyos. Ang worship kasi is giving the worth of your time. Amen? Amen. Mga kapatid, huwag tayong magbigay sa Diyos ng mumu. Tama ba yun? Di ka muhataks Ginoo og mga mumuho. Amen. Yung mga tira-tira ho, mga kapatid, kawao naman na Diyos. Hindi ho pasaw ang dapat ibigay ho natin sa Panginoon. Kailangan ho yung best ho. Amen? Amen. Hindi man talaga masyadong mahabang yung time na kailangan ibigay ho natin on a weekly basis. Now, let me be precise right this very moment. May tao pa ho ba dyan? Amen? Amen. Kailangan ho natin embrace up ho yung programa ng discipleship sa simbahan mo natin. Kasi yung kada linggo, kulang. Yung 45 minutes na sermon ni Pastor, guarantee ho yan, hanggang Wednesday lang yan. Thursday, Friday, Saturday, mawawala na yan. Dahil ho, sa dati ho natin inaatupag kasi yun ang buhay natin ngayon. Ganon, di ba? Tayo lahat, marami tayong hinaharap. Ano, may tao ba ho dyan? Amen? Labi na kung pito ka buka ng limo. Napo ba yung tao din ang mga ikson? Amen? Apil pa, imong iring, ang imong mga ito. So kaya nga, kailangan tayo may another time mo tayo. Sa mga disciples noon, they gathered together in the temple and from house to house. Yung discipleship po natin program, ang tawag natin dito, alam natin to eh, kasi last year, ang ginagawa natin, it was just a pure trial. Tinitingnan ho natin ano yung mga limitations and weaknesses and flaws. Tapos na yung last year eh. Nakumpleto na natin yung compilation. Yan, pakibigay na yan sa kilini mo. Yung tatlo na. Very happy kay Brother Boyan at saka kay Sister, ano po? Si Sister Ethel. Sila ko'y pinanaliga, ano yun? Ini-entrust ko sila ng Lord ng business ng yung copy, sila ho ay tumulong sa atin na piniprint ho yung ano. Ito yung module ho natin. 66 lessons ho. Hindi natin pinili, hindi ito kinopia ho natin. By God's grace, ang Diyos ho ang nagbigay ho ng ito. And it took us for over a year to compile this. Lessons ito na tayo ang nagsulat ng ito, pero galing ito ho sa Diyos. No, dinahandahan natin ito kasi ang plano ho natin, ang prayer ho natin mga kapatid, hindi lang ho mga young people. Eh, paano yun? Mga young people ang lumalago. Tayong mga adults kailangan din. Amen? Yung iilan lang, kung hindi, tayo din, sabihan mo yung katabi, sabihin mo, tayo din. Maidala ito ho sa level ng lahat ng mga members natin. No to habla kay Kwan lang ese, D group lang ese, no to. Because as you involve to discipleship, you are building yourself, securing yourself for the coming days. Kasi hindi natin alam kailan noong darating ang bagyo ng buhay. May tao ho ba dyan? Amen? Amen. So yun ho mga kapatid, yun ang plano ho natin na magkakaroon mo tayo at gagawin natin talaga small group, hindi tag-20. Kung pwede ho, 4-5. Ganun ho. At kayo ho, ang mga leaders, so tatawagin ho natin facilitator kasi sila ho ang magpa-facilitate. I'm very happy sapagkat yung mga pamangkin ko ay nandito. Mahal na mahal ko talaga itong mga batang to. Pinag-pray ko to sila palagi by families. Char, at saka si Kate, you are paired with Jaylan, ha? At Cheng,
Ngayong Wednesday, ibibigay ko sa inyo hanap ang ano ha, inyohang lesson. Kasi initial lang muna to. Meron tayong 7:15 on, I'm inviting us all, entire January kasi ito eh. Every Wednesday, may tao pa ho ba dyan? Amen. Dito tayo sa loob ng confab ho natin, meron tayong tinatawag ho, kung libre tayo, kung pwede tayong maging available, mag-join ho sa impartation. I'm sharing the Word of God, we are praying, at tapos tayo po ay nag-ano ho, nag-impartation ho ng vision. What I'm doing now is as well relative. Ini-impart ko sa inyo ano yung vision ng Diyos para sa atin for this year. Amen? At saka si Brother Boyet and si Sister Ethel, you are paired with si Roger Jr. Okay, Toy, ha? Kamu, ha? At saka si Jag, kayo, ho. And then si Brother Boyet and Sister Ethel, kayo lang later, you talk with the couple, how you will, what is this, schedule when will you meet, once a week. Hindi na si Uncle mag-share. Kayo na ho, you will be sharing one another. We have the manual. Si Cheng-Cheng, maugyapo ni mo, ni mo na, ha? Si Jaylan, yung bodyguard niyo, di ba? Si Kevin Costner ni ano, ni Toas, di ba? Si, yung mga Kevin Costner doon, mga pamangkin ko, mga ano yan, nasa, ano yan, sa mga bodybuilding. Na, gusto ko mo yung ninyo, ha? Para naan ako yung bodyguard siya, tidilya ninyo. Ako ba'y tao din ang mga iso? I'm just talking about some groups, but we will be organizing ourselves one at a time. May tao ho ba dyan? Amen? Can I expect all of us to participate? Amen? Kung si Lord ay tatanong sa iyo na rin kayo, anak, pwede ka bang makabigay ng panahon para sa akin? Masagot mo ba kay Lord? Yes, Lord. Lord, pasensyaan na yung Lord, ha? Pasensyaan na yung Lord, ha? Amen? Ingnan ang katupan niyo. We did it last Sunday, ho? Sa unang linggo, ho? Sabihan mo din yung katabi mo, sabi mo, 2017 na. Oy, 2017 na niya. Praise the Lord. May dalawang bagay, ho? I would like to induce to all of us this morning. First, brothers and sisters, it is time now to build the house of God. Amen. Yung house of God, yung kingdom ni Lord na nasa puso ho natin, yung kailangan i-attend ho natin yung faith ho natin, yung relationship ho natin kay Lord. Lagay mo daw yung kamay mo sa puso mo, sabi mo, it is time now to build the house of God. Sige daw. Okay. Dadalhin ko kayo sa isang istorya ho. Makikita ito sa Book of Haggai. Katabi ito sa libro ng Habakkuk. Just to make you smile a little bit. Siguro you heard me already. Ano daw ang soft drink sa Bible? Ano daw soft drinks? Official soft drink sa Bible? Pepsi? Throw rings. Yung maraming mga ano, yung Mountain Dew. Ingon pa, have a Coke. Katao, bumoy. Yung libro ba ng Habakkuk, have a Coke. Coke. Sino daw dapat magtitipla ng kape? Ang babae o ang lalaki? Sino dapat daw? Eh, punta tayo sa Bible, lalaki. Kasi he brews. He brews. Ito last. Bakit si Lord hindi nawawalan? Tayo, mawawalan na tayo, no? Bakit si Jesus hindi nawawalan? Kasi si Lord, si Jesus saves. Ay, hindi pa. Hindi gumagasta. Save. Jump, 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 jump. Palakpakan na natin sila. Balik ko tayo dito. Time now to build the house of God. Sabi nyo si Haggai, okay. May tatlo akong slides, okay.
On the time of Zerubbabel, sa panahon ni Zerubbabel, ang Israel, sabi ho nila, sige daw, basahin doon natin. Anong sinabi ng mga Hudyo? 1, 2, 3. The time has not yet come to rebuild the house of the Lord. Ang sina kita? Ay, e paano? Sabihin mo yung tabi mo, sabi mo, wag ganun. Tabla ng mga Hebrew ba, mga Hudyo, the Jewish people, the Israelites, the time has not yet come to build the house of God. Kumo, kumo, ande ana yun? Ande ana? Ano yung sagot ng Diyos? The Lord rebuked them. Sa verse 6, sabi ho ni God, you have sown much and harvested little. You eat but you never have enough. You drink but you never have your fill. You clothe yourselves but no one is warm. And he who earns wages does not put them into a bag with holes. Make long story short, sabi ng God, kaya nga malayong-malayo yung blessing sa inyo. Kasi wala kayong panahon kay God, sabi niya sa mga Israelites. Gusto ni Lord na mamalalapit yung blessing sa atin 2017. Amen? Ayaw nang pamutan na unsang subject ni mo. Ayaw nang pamutan na unsang kang year. Tingaling mo ingon na year of the subay. Ayaw lang tanaw na tos tingpo. Itong tanaw mo sa gusto. Mga kapatid, na ang salita ho ng Diyos, the Word of God, is an eternal hope. Amen! Palakpakan doon natin si Lord. Yung pangalo sa verse 8, still in Haggai, ayun. What the Lord advised, go up to the hills and bring wood and build the house that I may take pleasure in it, that I may be glorified, says the Lord. Paraphrase, sabi ni God, magbigay tayo ng efforts para sa Kanya. Sabi natin yung efforts. Go up to the hills. Ano bang hills, di ba? Pastor. Alto ka na si Kikwa. Monte ya subiyo. Effort. Amen. Kailangan magbigay po tayo ng efforts sa Panginoon. Let me tell you, ladies and gentlemen, panahon ho na binibigay ho natin kay Lord, hindi ito nasasayang. Alam ba ninyo yung pagpunta ninyo ngayon sa church? Hindi ito isang sayang na bagay. Tanda kita maskin donde, no? Genegal, 20 years old, suyo nombre si Erica. Apilyedo di suyo, mga last time at no, Rosal. Kilala ninyo? Mampang. Yabalik ko di suyo, mamang, ma'am, di yung dormit kinakasang ano, at tenoche, ha? At yun din yung class, meet kaya si Camille Kwan? El Tesis? Habla kami ni Nana, si anak! Tara na baliwasan. Isi yung mga classmate, tek-tek ko na ili, hindi ako ito pwede daw ulit mag-conta. Baka laman niya su cuerpo, muerte cuerpo, yan in contra niya noon na bypass ron, nakalahti mga del battle, calzon, pati MDCU yung underwear, abahaw yan. Kamar, yung trinka ko na ili, su mano, su pies, el, kwan disu yun, disu yung boca, yan, sino, pone panyo, graduating. Kaluoy no? Taka-fisheries mga egsuon. Ang middle name, Kalunod. Kaluoy no? Luoy kayo. I made stories about it twice. Today at saka yesterday. Nasa ho, sa Sabuanga today. Kasi, na, at first hindi po na-identify ng kanyang pangalan. Dahil sa barangay media kasi broadcast. Nakakita yung mga classmates. Pinuntahan ho sa Villa in-identified, kaya ho nakilala ho mga kapatid. Kaya na ho mga kapatid, we are living in a very dangerous time and very dangerous generation. Tayo ho mga parents, pag magsabi ganin ating mga anak, punta tayo sa church, sige na, tagaan po, taga-allowance. Kasi pag magsabi na ganin yung anak natin, ma, punta ako sa kaklase ko, dili ko matulog, delkado na. Hello, amen? Pero, ato kong sundon niya, simbahan, mga totoo, anak, itingaling lang itong simbahan.
Kaya bulangan, aduna na ba'y Kristo mo? Kinang i-monitor natin, kaya nga magtutulungan mo tayo, amen? Nalala mo si BJ, si Jai? Ilang araw na ito, si Jai magiging doktor na. Oh, taga-UP ang batang yan. Semestral break nila. Si BJ, magka-graduate na next year. Ma'am, tinuta na ma'am, no? So, online town yung mga bata, magdagandagan pa din isipahan. Punta yan ang bahay, sabi ni BJ, Tita Dels, kain ako ng pansin, Tita Dels, Tita Dels. Pansin ang paborita. Si Jai paborita mo, pansin din. Ano? Tita Dels, basta anything pansin. Yan ang paborito. Pero tingnan mo, ang kagwapo ng mga bata, tsaka ano? Tsaka sila ho'y lumaguho sa simbahan. Kaya nga, ang ganda ho ng ganahon ang formation nila. At saka tayo mga parents, huwag lang mga bata ipadala sa church. Tayo din. Amen. Amen. Sabi ito. Sabi ng isa, ay, di ko mapunta ng simbahan na, eh, sa Portilla rin, oh, ito, bigay lang ako ng 5 piso, nag-con na ito sa Portilla. Buti pang 5 piso. Tayo talaga ang una. Tayo yung sabi dito, bibigay ng efforts para ho sa Panginoon. Kasi ang panahon natin binibigay ho kay Lord, hindi ito nasasayang. Amen. Amen. Nagpupunla tayo ng isang binhiyo sa magandang lupa na ito po ay magbibear ng fruits. Amen. Amen. Praise be to the living God. Palakpakan na natin si Lord. I'm almost done. At ang pangalawa ho, mga kapatid, all of us ought to involve. Cast your cares unto the Lord, for He cares for you. Kaya nga, humihiling ako sa inyo ho, ng suporta. Humihiling ako sa inyo ho, mga kapatiran, mahal tayo ho, ng Diyos. Pwede ho ba tayo makabigay ho, ng panahon para ho sa Kanya on a weekly basis? We are on the process to pair us all na magkakaroon talaga tayo ng big group. It's a guarantee, it's a promise within this entire month of January. Si Brother Boy at saka Sister Ethel, seryoso sila na ipiprint ho yung mga ano natin. Di ba, Brother Boy? No? Yung, meron na ito yung module. Kung titignan ko ninyo, ang ganda ho pagkagawa ho mga kapatid. I-cover lang natin ito. Ang una ho, bibigyan ho natin yung may mga existing D group na ang iba ho ngayong Wednesday. Kasi bago natin i-release ito, ipag-pray ho natin na may anointing ho ng Panginoon. Ang hihilingin ko, pwede ba tayo makabigay ho ng panahon para kay Lord? Amen? Kailan pa tayo bibigay ng panahon yung wala na? Wala na tayong time. Ngayon, sabi ho ng Bible, seek ye the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Amen? Amen. Darating ang panahon na God cannot be found. God is already far. When God is still found, when God is still near, let us seek Him, let us call unto Him. Amen? Palapangan na natin si God. Minsan, no, sa totoo lang, bakit hindi ko tayo makabigay ng panahon kay God? Kasi marami tayong heirs. Inaalala ba yung ano natin? Yung paano na kaya yung bukas ko? Paano na kaya yung buhay namin tomorrow? Kaya nga, kapikuraran yung pastor. The Lord understands us. Alam ba ninyo, sabi yun ng Psalm, we are only to cast all of our cares to Him. For the Lord cares for us. Amen? Amen. May isang kaibigan ako, kinukompleto ko na yung mga libro ko ngayon. May isang akong kaibigan na text ng text sa akin, papadala ako ng message, isa akong manager, tsaka binibless talaga ng Panginoon, mga kaibigan kami. Niloloko-loko ko, sabi ko, uy, nagay kong pinaskuhan ni Dom. Kasi Dodong, rin ko, Dom, uma pastor! Magkukini. Sabi ko, ano kayong iilingin ko? Sabi ko, huwag ka lang, ano, damit or what? Sabi ko, ano lang, bilhan mo lang ako ng kodal, bro. Hindi siya nakaintindi ano yung kodal. Sa ano yun, isang ano yan, sa sinabi ko sa kanya, ano yun, last December 25, sabi ko, nakalimutan siguro na nilulutin ko. Sabi ko, dyalo lang. Kahapon, habang nag-study ako, yung ano, nire-review ko yung ano ko, yung less, yung ano ba, yung D-group lessons yun natin, biglang tumawag. Nandun sa Rex Bookstore. Pastor, kung saan itong imong ipangita? Kudyal!
Diyan, ikokodal. Eh, pumunta ka ng bahay, dalal-dalal si Pastor, o, kodal. Kaya, pinicturan ko kaagad kasi meron ako volume 1, volume 2. Ulan na lang ako volume 1, kinompleto ni Lord. Alam po ninyo mga kapatid, we only are to cast all of our cares to God. For God cares for us. Si Lord ho, nagkikare ho sa atin. Amen? Kuha kay nipon, si Lord bahala ni kumuhatag martil. Amen? Hallelujah. Kuha kay spato, sige lang, tagaan ka guwapong spato sa Ginoo. Amen? Amen. Kuha kay bana, di na problema iksoon, tagaan ka bana sa Ginoo. Kung gimawa kang paabot sa Ginoo. Amen? Amen. Kuha kay anak, si Abraham gani, isang kadot, isang kagatos yung edad, si iyang asawa, si Sarah, nobintay ang Diyos, na burus, na nganak, ang mama niya, lula niya, iyang papa, lulo niya. Kasi 100